Mga kanegosyo, kilala nyo po ba si Kai Soto? Kung hindi nyo po kilala si Kai Soto, ito po siya. Yan. Alam nyo po ba na ito po ang taong to, siya lang naman po ang magsisilbing representative ng ating bansa para makapasok sa isang pinakamalaking liga ng basketball sa buong mundo. Alam nyo mga kanegosyo, tuwing gabi madalas kong pinapanood itong taong to. At sa tuwing nanonood ako sa kanya, bigla ko pong naisip na ang negosyo pala natin ay para rin po pa ng isang basketball team. What? Alam nyo mga kanegosyo, sa basketball pala, binubuo po yan ng 15 players sa isang team. At nalaman ko na ang isang team pala, ang bawat isang player po doon mga kanegosyo, ay hindi po lahat magagaling. What? Kasi po, binubuo po sila ng star player, role player, at bench players. So, ibig sabihin pala, itong isang buong team na to mga kanegosyo, although lahat sila ay may kakayahang maglaro, may abilidad na makapaglaro ng basketball, pero hindi po pala sila lahat pare-parehas ng abilidad o ng kakayahan or ng kagalingan sa paglalaro. Kasi meron pong star player, yung po yung pinakamagaling. Meron namang role player, ito naman yung nagbibig, meron siyang specific role para makascore itong si star player. At yung pangatlo is yung bench players. Ito naman po yung mga manlalaro na naka-reserve sa bench. Ngayon, ano naman ang kinalaman nito sa negosyong meron tayo? Ayan ka na naman, Marky. Kung ano-ano na naman pinagsasabi mo eh. Teka muna, ito nga ipapaliwanag ko kanegosyo, makinig ka muna. Ito pong nakikita nyo mga produkto sa likuran ko mga kanegosyo ay itinuturing ko po na mga players ng tindahan ko. At ito pong mga ito ay meron pong mga kanya-kanyang role na ginagampanan dito sa tindahan ko. So meron po akong star player, meron akong role player at meron akong bench player na produkto dito sa tindahan ko. Sa madaling salita mga kanegosyo, hindi po pala lahat ng mga produkto ko na nandito sa loob ng tindahan ko ay merong pare-parehas na abilidad para mabenta. Halimbawa, ang star player ko is yung fast moving products ko. At ang role player ko naman mga kanegosyo ay yung aking produkto na bumaback up sa star player ko. Bigyan ko kayo ng halimbawa mga kanegosyo. So dito, ang fast moving product ko is gin. Okay? So ito ang kinoconsider ko na isa sa mga star player ng tindahan ko. At ang produkto ko naman or ang role player ko naman na nagsusubordinate para dito sa star player ko is itong tang. Whatever, tang orange, tang pomelo, or tang dalandan. Depende sa trip ng customer mo. So, star player ko, itong gin, ito yung fast moving product ko. At ang nagsusubordinate sa kanya or yung bumabackup sa kanya is itong juice. Okay, nagets mo ba ka negosyo? So, parang ganito kasi yan eh. Halimbawa may customer ka. Kuya, may gin ba kayo? Meron. Mabilis, star player. Hinanap sa tindahan mo eh, di ba? Pagkatanong, bigay, bili agad. Walang usap-usap. Ang kasunod na tanong niyan mga ka negosyo, eh kuya, may juice ba kayo? Meron din. Anong flavor gusto mo? Tang, dalandan, pomelo, orange. Anong gusto mo? Tang orange lang kuya. Meron din. Yun. Sakto. Ayun naman yung tinatawag na role player. Diba? Hindi man siya yung unang hinanap pero nabili siya. Dahil nabili yung fast moving product mo. Which is yung gin. Okay? Ito mga kanegosyo. Halimbawa lang to. Kung hindi ito yung fast moving product sa tindahan nyo. Eh, ito naman example lang kasi dito sa tindahan ito talaga ang pinakamabili po sa akin. Isa sa pinakamabili sa mga tindahan ko. So another halimbawa na naman mga kanegosyo ng star player at ng role player. So dito sa tindahan, isa po sa mga star player ko din or fast moving product ko bukod sa gin is Red Horse. Ito po, napakabilis rin po nito. At ang role player naman mga kanegosyo, syempre walang iba kung hindi po Yellow. Lagi po silang combo mga kanegosyo. Unang hinahanap, boss, may Red Horse ka ba dyan? Meron. Ano kasunod niyan? Eh may Yellow ka? Meron din syempre. So combo yan mga kanegosyo, bigay mo sa customer mo. Yun ang example ng fast moving product and ng role player mo, which is yung sumusubordinate na produkto sa fast moving product mo. O sige, nagagets ko na. Pero ano naman yung mga bench player, Mark? Sa basketball, mga kanegosyo, kapag sinabi pong bench players, kung tawagin po yan sa isang mapangasar na salita, eh, mga bangko. Okay? Oh, no! So, sabihin, ito po yung mga manlalaro na bihira lang pong mabigyan ng pagkakataon para makapaglaro. Sa tindahan, mga kanegosyo, ang bench players, ito po ang tinatawag ko na mga slow moving products. Halimbawa mga kanegosyo, dito po sa tindahan ko, ang slow moving products ko ay ito pong mga dilata. Ito, pakita ko sa inyo. Yan.
So, sa nakikita nyo mga kanegosyo, ito po ang produkto ko na medyo may kabagalan po kung gumalaw dito sa tindahan ko. Nakita nyo naman, last week ko pa po binili yan pero halos hindi po gumalaw. Hindi po ba? Kasi sila po yung mga slow moving products ko or sila po yung mga bench players ng tindahan ko. So, para magkaroon ng isang maganda at balancing movement ang mga produkto mo sa tindahan mo, kung meron kang fast moving product, make sure ka negosyo na dapat nag-e-exist din ng slow moving product sa loob ng tindahan mo. Alam nyo mga kanegosyo, sa basketball, ang isang champion team ay hindi po yan binubuo ng 15 sobrang magagaling na players. 15 star players to complete the team? Hindi po. Ang isang perfectong team ay binubuo po ng mga players na hindi po pare-parehas ng kakayahan. May mga sobrang gagaling, merong mga sakto lang yung galing, at meron naman yung mga player na pang-reserva lang. Ang isang negosyante, kagaya mo, ay naiintindihan kung ano ang importansya ng ganitong klase ng sistema sa negosyo niya. Kapag naiintindihan mo to, hindi ko maipapangako na hindi na malulugi yung negosyo mo. Lahat po ng negosyo, maaari pong malugi. Pero, pwedeng magsilbing protection mo ito para nang sa ganon, mabawasan po ang stress na iniisip mo araw-araw. At napaka-importante po, lalo na sa mga kagaya po natin na nagmamayari ng isang maliit na tindahan, na maintindihan po natin kung paano gumalaw ng balanse ang bawat isang produkto na meron po tayo sa loob ng tindahan natin. Kung para po sa iba, umuubra yung style na bara-bara, yung bahala na, basta, eto, meron ako, wala na akong pakialam sa sistema. Paano naman po yung mga kanegosyo natin na wala pang sari-sari store or nag-uumpisa pa lang sa sari-sari store. Yung iba, meron ako nababasa sa comment na nagpaplano dahil po dito sa vlog natin ay na-inspire na magtayo ng kanilang maliit na sari-sari store. Paano naman po sila, di ba? Kaya napaka-importante na dapat malaman po natin yung ganitong klase ng mga bagay para hindi po tayo nanguhula kung paano tayo mag-uumpisa. So yun lang mga kanegosyo, sana po nakatulong yung maiksing pinag-usapan natin ngayong araw na to. Ito po para po ito sa inyo talaga mga kanegosyo doon sa mga nagsisimula at planong mag-umpisa gamit ng isang napakaliit na puhunan lang po. Sana po mga kanegosyo nakatulong itong video natin para sa inyo.